Mga kababayan, ito po si Attorney Larry Gadon. Nananawagan ako sa inyo na gamitin natin ng tama at mahusay ang ating karapatan sa pagpili ng mga senador ngayong susunod na halalan. Mahigit ng 30 taon ang nakalipas pero wala pa rin makabuluhan na pagbabago na nangyari sa buhay ng mga Pilipino at sa mga ordinaryong Pilipino sapagkat ang ating konstitusyon ay isang proteksyon sa mga oligarko at big business. At yan ay wala namang ginagawa ang ating mga senador. Paulit-ulit na lang ba sila? Wala na nga nangyari. Iboboto nyo pa rin? Puro balikan lang sila ng balikan. Wala nang nangyari dyan, kundi mahigit na silang 20 taon na nandyan sa kwesto, pero wala namang nangyayari. Kaya nga, ang isa sa aking panukala, kung ako man ay papalarin, ay dapat ang termino ng isang senador ay isa lamang, yung 6 na taon lamang, sapagkat kung talagang matalino ka, kung talagang marunong ka, kung tapat ang puso mo na maglingkod sa bayan, yung anim na taon ay napakatagal na upang ikaw ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa taong bayan at makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Pero kung ikaw ay mahigit ng 20 taon, 15 taon na nandyan, paano na? Paulit-ulit na lang ba? Ngayon pabalik-balik na naman sila. Ginawa na nilang hanap buhay. Ginawa nilang negosyo ang Senado. Ginawa nilang gatasan ang Senado. Pero wala namang nangyayaring talagang makabuluhan na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Magising na tayo. Hindi na tayo pwedeng ganito habang buhay. Alalahanin natin ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak, ang kinabukasan ng bansa. Kaya sa tunay na pagbabago, pumili ng bago, huwag nang bumoto ng mga luma, paulit-ulit. Sila na sila na lang rin. Dapat yan isang termino lamang para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kung walang bago, wala ring pagbabago. Ano yung attorney ganito? Joke lang, ha? Attorney ganito, alam mo isang issue rito yung mga binanggit ni Manny Pacquiao, Senator Pacquiao, na doon sa mga Marcos, yung mga yaman daw ni Marcos, yun daw mga kasalanan ni Marcos, more or less mga ganyan na sinabi noong last week. Anong dating sa inyo sa kampo ni BBM, itong mga pahiwatig na ito, sinasabing ito ni Senator Pacquiao, attorney? Well, actually, si Bongbong Marcos mismo, walang comment yan dahil kumbaga sa ano, sawa na sa issue na yun. Wala namang pumapansin na sa ganyan. Kaya lang ako, ako hindi ako makatiis. Kaya ako, naglabas ako ng isang video, vlog na sinasabi ko na si Manny Pacquiao, idol ko. Idol ko talaga si Manny Pacquiao at ako'y hangang-hanga dyan. Kaya lang, kung sa pagka-presidente, hindi naman siya pwede. Kasi kulang ang kanyang kaalaman, ang kanyang edukasyon, ang kanyang experience, ang kanyang lalim ng pag-iisip sa lahat ng mga bagay-bagay. Si Manny, walang nalalaman yan, except yung boxing. Kung matatandaan mo, noong ini-interpellate siya ni Senator Drilon, at noong meron siya din na-justify na yung pag-increase daw ng ad valorem taxes, sinabi niya, let's add the increase. So, pwede ka ba naman magkaroon ng ganyang presidente, no? Mm-hmm. Hindi ko nilalait o nililibak si Manny. Kaya lang, dapat naman ay lumugar tayo sa tamang kalagyan. Ipapahamak mo naman ng Pilipinas, ang bayan ng Pilipino, kung ang magiging presidente ay kagaya ni Manny Pacquiao. Nakita mo nga, hindi siya makapagsalita ng tama. Kahit may advisor pa yan, kung yung mismong ina-advise sa kanya, hindi naman niya nalalaman, hindi rin na wala rin lalabas na magandang salita sa kanya. Lalo na sa gawa. Dahil ang presidente ay ang pinakahuling nagdidesisyon sa mga bagay-bagay. Kahit na 5,000 ang advisors mo na nakapaligid sa iyo, kung ikaw mismo ay hindi mo naiintindihan yung bagay, hindi ka makakagawa ng desisyon. Correct. At saka yung sinasabi niya na ibalik yung mga nakaw na yaman ng mga Marcos, na mag-sorry, ganyan. Lumang tugtugin na yan. Siguradong turo lang sa kanya yan ni Coco Pimentel. Dahil alam niyo naman si Coco Pimentel, yung kanyang ama ay founder ng PDT Laban. At yan ay laban na laban kay Marcos. Dapat niyang maintindihan
lahat ng kaso na mga knockout na yaman na sinasabi nila ay na-dismiss na sa kabila ng lahat na ang Sandigan Bayan mostly ay mga appointees ni Cory, appointees ni FBR at appointees ni Noynoy. Kung sa tahasang pananalita, ang Sandigan Bayan ay kontrolado ng mga Aquino. Pero na-dismiss pa rin yung kaso kasi sabi nga ng Sandigan Bayan, itong pinakahuling decision nila about 3 months ago, wala namang maipakitang ebidensya na kahit katiting na nagsasabi na merong nakaw na yaman na si Marcos at ang pamilya nito. Eh, meron akong isa pang explanation dyan para lalong maintindihan niya ni Manny Pacquiao. Kasi I'm sure ignorante siya rito sa bagay na ito. Yung 20 years na administrasyon ni President Marcos, ang kanyang naging total budget ay humigit kumulang 400 billion lamang. 400 billion over a period of 20 years ng mga kawal, sundalo, mga pulis, at nandyan na rin yung pinagpagawa ng South Luzon Expressway o SLEX, North Luzon Expressway or NLEX. At dyan na rin nang galing yung pinagpagawa ng Heart Center, National Children's Hospital, Kidney Institute, Lung Institute, at yung pinagpalawak ng PGH na magmula sa isang building ay naging sprawling hospital complex. At marami pang iba, yung mga airport, yung mga eskwelahan na pinagawa ni Marcos, yung mga highway, no? Sa halagang 400 billion, paano mo nanakawan ng Pilipinas? In fact, yung sinasabi nila na meron daw $10 billion si Marcos na bulsa, imposible yon. Dahil yung $10 billion, magkano yon? Ang budget lamang ay 400 billion over 20 years. Even assuming na walang pinagawang hospital, walang pinagawang kalye, walang pinagawang highway, walang pinagawang pantalan, walang airport, walang sinweldohan ng mga sundalo, walang mga sinweldohan ng mga teachers at mga empleyado ng gobyerno, di kulang pa rin yung 400 billion para makapipon ka ng $10 billion. Ngayon, ikumpara natin yung panahon ni Cory Aquino. Ang naging budget ni Cory Aquino sa loob lamang ng 6 na taon ay umabot ng 1.3 trillion, ha? Times 3 nung budget ni Marcos. And yet, ano ang napagawa ni Cory Aquino? Ano? Iisa lamang, yung Ortigas EDSA flyover. Yung isang side lang, yung from Makati to Green Hills. Kasi yung sumunod, yung sa huli, ay during the time of Rap Estrada natapos yun. Oo. Kaya, nasan yung ninakaw? Kung ano? Paano mo nanakawan ang isang kaban na wala namang laman? Naubos nga dun sa mga proyekto Imagine, if we are going to put up those infrastructure today, kulang dyan yung 400 billion pesos. Mabuti nga, noong panahon na yun, napagawa. Alam mo kasi ang mga Aquino, tutol na tutol sila sa mga infrastructure development. Kasi para sa kanila, kung gusto mo magpunta ng Baguio, maglakad ka. Kung gusto mo magpunta ng Batangas, maglakad ka. Kasi hindi naman nakakain yung simento ng kalsada. Hindi nakakain yung tulay na bakal. No? Kaya wala silang isip sa progreso. Ang gusto nila, Stone Age pa rin ang bansa. Kita mo nung panahon ni Noynoy, lahat ng proyekto ni Gloria, pinatigil niya. So sino nagsuffer? Yung mga tao uli. Mabuti na lamang talaga at si Presidente Duterte ay itinuloy itong mga ito. Kaya napapakinabangan natin ngayon yung mga infrastruktura sa panahon ni Presidente Duterte nangyari. Okay. Kaya yung sinasabi ni Manny Pacquiao. Okay. Pero ito, Atty. Sige ko lang. Okay. Yung sinasabi nga ni Manny Pacquiao, ano ito? Talagang naging parang luma na nga itong isyong ito. Nagiging ginagamit lang parang propaganda, politika lang talaga ito. Oo, Mike. At yan naman ay halatang halata na turo lang sa kay Manny Pacquiao yan. Dahil unang-una, wala namang kamalayan si Manny dyan. Si Manny Pacquiao ay isang ignorante sa mga bagay na yan. Yan lahat ay sulsul ni Coco Pimentel. Mm-hmm. Kahit na... Okay. Ang maganda naman dito, Atty. Si Senator, dating Senator Bumbong Marcos, hindi naman siya sumasagot na, no? Parang nasanay na sila na may mga ganyan. Sabi nga nila, parang lumang issue na binubuhay lang
every time na magkakaroon ng eleksyon, parang ganun, attorney. Oo, eh, pero kasi this time, this is a presidential election. So, ako yeah. bilang supporter ni Bongbong Marcos, eh hindi ako makakatiis na hindi sagutin 'yan. Dahil alam mo naman kahit paano, eh mayroong mga nakikinig diyan kay Manny Pacquiao at baka naman maloko pa nila 'yung taong bayan. No? Hmm. Hindi pwedeng patuloy nilang niloloko ang taong bayan.